Hello mga bata! Kamusta at welcome sa Shekinah Glory Kids Online Sunday School! Ngayong araw ay titignan natin ang story ni Mary at Martha. Ang story ni Mary at Martha ay matatagpuan sa inyong mga Bible sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Para tulungan si Ate Min para mas maunawaan natin ang ating kwento, tutulungan tayo ni Baby Solana! Yay! Naka-akbay siya sa akin. Pare, ano, handa ka na ba sa ating kwentuhan? Handa ka na? Jesus ay papunta sa isang nayon nang si Martha ay nagagalak na pinatuloy si Jesus sa kanyang tahanan. Pagkapasok na pagkapasok ni Jesus sa kanilang tahanan, si Mary na kapatid ni Martha ay agad na umupo sa paanan ni Jesus. Gusto niyang makinig sa lahat ng mga sasabihin ni Jesus. Ngunit si Martha ay hindi natuwa tungkol dito. Meron silang bisita sa kanilang bahay at napakaraming dapat gawin. Ang sahig ay kailangang mawalis. Ngunit si Mary ay nakaupo lang at nakikinig kay Jesus. Kailangang isanitize ang bahay. Ngunit si Mary ay nakaupo lang na nakikinig kay Jesus. Ang pagkain ay kailangan ng i-prepare. Ngunit si Mary ay nakaupo at nakikinig kay Jesus. Kailangang alikabukan ang mga gamit. Ngunit si Mary ay nakaupo pa rin sa paanan ni Jesus. Si Martha ay inis na pumunta kay Jesus at sinabi, "Panginoong Jesus, wala po ba kayong pakialam na ang kapatid ko pong si Martha ay nakaupo lang at hinahayaan lang po akong magsilbi mag-isa? Sabihin niyo naman po sa kanya, natulungan niya naman po ako." Ngunit, si Jesus ay hindi sumagot kung ano ang ini-expect niyang sabihin ni Jesus. Nagsabi si Jesus, "Martha, masyado kang nag-aalala at balisa sa maraming bagay. Ngunit isa lang ang kailangan. At si Mary ay piniling gawin ang tama, na hindi ito maaalis sa kanya." Si Martha ay masyadong nai-stress dahil nakita niya lahat ng mga bagay na dapat gawin. At kahit si Jesus ay nandun na mismo sa bahay niya, masyado siyang naging busy para umupo at makinig kay Jesus. Ngunit, alam ni Mary na ang pagbibigay ng time kay Jesus ay mas lalong napakahalaga. At ang ibang mga gawaing bahay o ibang mga bagay na dapat gawin ay makakapaghintay pa. Ay hindi lang ang mga nakakatanda ang palaging busy o abala sa maraming bagay. Kahit tayo rin ay pwede rin tayong madaling ma-distract o maging busy. Siguro mga bagay tulad ng paglalaro ng game sa cellphone, panonood ng TV, o di kaya pag-Facebook. Itong mga bagay na ito ay hindi naman masama kung ito ay makapagbibigay ng luwalhati sa Diyos at kapag gagamitin natin ito sa tama. Ngunit, mas importante na magbigay talaga tayo ng panahon at oras para sa Panginoong Jesus. Kaya ngayong linggo, magbigay tayo ng mas maraming effort para magbigay ng panahon at oras para sa Panginoong Jesus araw-araw. Magdodrawing tayo para paalalahanan tayo na mas magbigay pa ng maraming oras para sa Panginoong Jesus. Kakailanganin natin ng bond paper or kahit anong klase ng papel, mga pangkulay, at si Ate Min gagamit ako ng marker para mas makita niyong mabuti. Magdodrawing tayo ng iba't ibang paraan kung paano tayo makapagbibigay ng time para sa Panginoong Jesus. So just be creative. Ang ibang ways na nag-i-spend ng time si Ate Min with Jesus ay ang pagbabasa ko ng Bible, pagpipray, pakikinig o pag-awit ng mga Christian songs,
at pag-attend ko ng ating online worship service. Kapag tapos ka ng mag-drawing, pwede mo na itong idikit sa iyong dingding para ma-remind ka to spend more time with Jesus. Madaling maging busy at ma-distract kahit nasa bahay lang tayo. This week, kasama ng ating drawing, alalahanin natin na laging magbigay ng effort para mag-spend ng time with Jesus. Last week, nakapamigay ang ating church ng 50 folders ng school supplies. Yay! We praise the Lord for His provisions at sa mga taong ginamit niya para ma-provide ang mga school supplies na ito para sa inyo. Sana mga bata, kahit nasa pandemic tayo at napakahirap ng sitwasyon, ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa na pagbutihan ang inyong pag-aaral. Kahit na busy na tayo sa ating mga modules, huwag nating kalilimutan na magbigay palagi ng time para sa Panginoon. Lagi niyo pa rin babasahin ang inyong mga Bible, lagi pa rin kayong mag-pray, lagi pa rin kayong manunood ng ating online worship service, at huwag niyong kakalimutan na sumunod lagi sa inyong mga magulang. Always remember that Jesus loves you. Bye-bye! Yeah.